Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa channel namin ni Papa Beats. O, pag-hi muna kami. Hi! So, ayan. Bali, hindi pa ako bumangon. Parang naramdaman kong mabigat yung katawan ko nung dahilan ng biyahe namin kahapon. Nakadating po kami dito sa bahay mga alas 8 na. Mga pasado alas 2 na po ng gabi. At magtatanghali na po ngayon. Inutosan pa ko ni Papa Beats na magluto ng ulam. Sabi niya daw kami ng bulat. Sabi ko sa kanya na bilikan na lang muna kasi medyo pa yung pakiramdam ko. Parang mabigat. Iniisip ko pa po kung ano yung unahin kong trabaho. Dahil po marami pong labahan, wala na po silang masusuot. Mabuti na lang nagdala din po ako ng ng damit nila. Kunti lang. Umano ako sa kanila, kumuha ng damit doon sa bahay nila, Chrislyn. Tapos ayun, dinala ko. Ayan, nagpamasahe na po ako kay Chrislyn kanina, tapos pinaapak-apakan yung likod ko kasi masakit po yung pakiramdam ko. Pag galing kami ng biyahe, talaga mapapagod ka. 7 oras na nakaupo, tapos hindi okay yung yung kalagayan sa pagbibiyahe kasi siksikan yung yung mga pasaheros. Talagang nakakapagod ka, walang tulog. Hindi natin maiwasan yan dahil yan yung yung proseso ng isang biyahedor. Ayan, si Sia, nabibisi. Sia, ayaw ito na pagkuhan ha, naparayaw ka. Ibalik. Pinagkakalikot yung yung gamit ko. Pababa, Chrislyn, pababa. Adi. Oo, sige. Nagpaano na po ako kay Papa Beats ng umiga sa binti kasi sumakit. Tapos, nakasapatos po ako galing Tacloban. Pagdating dito sa amin, ayun, tinanggal ko po yung sapatos ko kasi matubig pa yung daanan. Ayun, nagano kami ni Sansan, nagtampisaw, parang napas mo yung yung paa ko. Inapak ko sa tubig na pakiramdam na malamig. Kasi dalawang beses daw nagbaha dito. Tapos parang yung baha dito nung ipangalawang baha daw, parang tumaas yung tubig. Maabot na daw po yung itong sahig namin sa extension. At si Sansan nandun, nag-answer na ng module niya. Pinagising ko kay Chrislyn kasi marami po siya nga answeran, kailangan nang bukas makapasa kasi sabi ni Jing pag hindi siya nakapag-answer sa module niya, papalabasin yung estudyante, papauwiin. Dumating na po si Papa Beats galing pagbili ng ulam namin. Pinabili ko na lang po siya ng luto na ulam para makakain kami kagad. Alas 12 na nga yung oras. Ilagay mo yan dyan sa mesa. Nakakatamad pa kumilos. Masakit yung ulo ko. Mabigat yung katawan. Doon pa sa Tacloban, medyo
masama na din yung pakiramdam ko. Pinilit ko lang na hindi intindihin dahil nga papauwi na po kami. Gusto na talaga naming umuwi dahil ano na ngayon, Linggo na, bukas Lunes na. Mauwi na. Pasok na si San Santas, i-enroll ko pa si ano si Kristlyn. Pahinga lang muna ngayon, pahinga. Dito. Pwede? Oo. Ano kung dito? Hilutin mo din. Tapos, pag nagbibihay ako, hindi talaga ako kumakain. Kape lang. Kaya naano yung katawan ko. Nadidehydrate kasi. Dahil pati tubig, ayaw kong tumikim. Nandiyan na po kami sa barko. Bumili kami ng ng cup noodles. Kaya yun yung hinigop ko. Tapos nagsilabasan yung mga pawis ko. Pakayo po ng mainit na sabaw. Si Titing nga, iwan ko pong gumaling na siya at naka-uwi sila ngayong araw. Hindi ko naman nakita kung nag-live si Timang, kung ano na po yung resulta kay Titing. Ayan, nandyan na po si Papa Bitch. So guys, galing pala ako po pumili ng ulam. Yung binili po niyang ulam is yung laman ng loob ng baboy na prinito, munggos, tsaka gulay na beans, at merong pong baboy na may itlog ng pugo? Itlog ng manok. So, yan yung namin ulam. Dahil natatamad pa po akong magluto. Hindi na marunong si Papa Bills magluto na nandito na po ako. Mabuti yung wala ako na kapagluto po siya ng ulam. Tapos masarap daw, sabi ni Jing. In the name of the Father, the Son, the Spirit, Amen. Blessed, O Lord, for this day gift which you are about to receive from the Lord, Kingdom Christ, O Lord, Amen. Sina. Kain na tayo, kain. Walang pinggan saan? Sige, kuha. Oo. Kaon ha, kaon. Si Jing natutulog pa. So, bali kami muna yung kakain. Tapos, ayan. Parang uulan na naman. Nagdilim ang panahon. Meron po tayong beans, tapos munggos po. Ayan, tapos yung laman ng loob ng baboy na preto. Kagabi yung ulam namin preto na isda. Ito, maraming labahan. Wala nang sinusuot na damit. Bukas na po ako maglalaba. Parang uulan naman. Ayan, umulan na po. Natuloy din yung ulan. Paano ako makakapaglaban yan pag umuulan?
na naman. Magkakaroon na naman daw ng swimming pool, sabi ni Chris Lynn. Yan yung problema po pa namin dito pag umuulan. Dahil nababasa po dyan pag umuulan. Kasi hindi pa naayos talaga. Wala pang, wala pang budget na ipapaayos. Yan, tumutulo dyan. Tapos ang intendency po, ayan. Tapos nababasa po dito. Tapos yung mga bata, pag napupunta dito, nadudulas. Kaya di ko sila pinapapunta dito. Ayan, si Sansan. Napasabak sa module niya. Pero ito nga yung minansiran niya. Pero kakuan? Unong? Oo. Unong kabuklit? Pero naman timnansiran? Pero naman timnansiran? Dua. Dua? Dua pala kay. Dua mo? Pari nga nga din mga kuan, mga sertida. Ano, matina? Ay, ito pari nga ni kabili. Pagkaya na naman tito bunjing? Gila ka. Umaram ka? Sige, ginagawat na computer, hindi ka tabaro. Yan. Kasi sabi ko sa kanya, mag-cancel ka muna ng module mo bago tayo umuwi ng Tacloban. Sabi niya, iisa na lang daw yung ansiran niya. Yun palang totoo, wala kahit isa. Kaya ngayon, sige. Diyan ka hanggang mag-ano. Hanggang matapos mo yung mga ansiran mo. Na-excite din sa pag-uwi. Kaya yung tuloy. Agoy, mag-uumpisa na naman. Ayan. Parang patalastas na lang po yung ano dito, yung baha. Yung ulan at saka baha. Tapos, meron po akong nabasa na news or post ng P-Box. Sabi daw, meron daw mabubuo na Big One. Tapos yung yung punteriya po, yung Pilipinas. Sana hindi naman po matuloy.
mas malaki pa daw ito na sinasabing big one noong ikalat na balita na mayroong tatamang big one sa Manila ba yun? Basta ngayon meron naman pong bago na meron daw ng P-box, pero sabi nila hindi po nananakot. Inaabisuhan lang po yung mga tao na makapaghanda. Kasi daw yung tatamaan buong Leyte. Basta ganun, Tacloban. Yun daw ang ano. Yun ang pagkakabasa ko doon sa inilabas ng balita ng mga taga P-box. Mga nagaano ng mga magnitude, mga nagaano ng dahil ano daw mga siguro mga 7.9 ganun. Tapos magkakaroon daw ng malaking tsunami na aray, kumukulog at kumikidlat. Basta magkakaroon daw ng isang tsunami na magaganap. Basta sabi ko lang, hindi naman po, sana naman hindi naman po matuloy. Hindi daw sa nananakot, pinapaanuhan lang yung mga tao na makapaghanda kung ano ang gagawin. Katulad ng mangyari yung Yolanda sa amin na parang hindi lang po pinakinggan yung pagkakaroon ng ano nila, ang pagpapaalala tapos pagbibigay ng mga babala na hindi po sinunod, kaya marami pong namatay ganun. Ayan, nakaano na po sa TV, naka-news na ganun po na magkakaroon ng big one sa amin. Bagyo pala yung news na ito, bagyo sa Philippines. Sana hindi naman po matuloy-tuloy kung ano po yung darating na ano sa amin, kalamidad. Marami pong magiging kawawa. Agoy, nagbabasketball pa ka mo? Nagbabasketball pa yung magkapatid. Ayan. Matubig na. Yan po yung inano namin kagabi ni Sansan nang dumating po kami. Kasi matubig pa doon banda. Tapos ngayon umulan na yan. Nadagdagan. At nung mag-ulan daw dito nung unang araw, sabi ni Papa Beach na ano na daw po yung motor ni Jing. Dahil doon po niya iginarahe doon sa gilid ng kalsada. Dahil ayaw ipasok dito ni Jing. Dahil maputik nga. So yung ginawa ni Jing, doon lang muna sa may gilid ng kalsada in-standby. Ang kaso lang, di naman po inakalang lumakas ng ulan. Ayun, na tamaan daw ng puno ng niyog, tapos natumba. Buti na lang po nakita ng papa nitong mga bata, si Sir Regan. Muntik na pong maanod. Mabuti na lang po yung biyahe namin kahapon, hindi maulan. Hanggang dumating po kami dito, hindi maulan. Eh kung kapareho nito na maulan, kawawa si Tio dahil wala kaming dala na payong. Sinisipon na nga si Tio dahil sa palaging naambunan, tapos bibiyahe pa kami ng maulan, ay nako. Pero pagdating namin doon sa Danao Port ng umano yung barko, medyo tumataliksik. Hindi muna kami bumaba. Naghintay lang muna kami ng masasakyan namin na sidecar para sakyan nila tipin, Mariel at saka si Teo. Kami naman po, nagsinggol lang palabas. Dahil malayo pa sa port hanggang sa highway. Magpapasahe pa kami ng 30 pesos kada isa sa amin. Mabuti na lang pag adating namin dito, hindi pa pumaulan.
minomonitor po kami ni Timang kung umulan. Sabi ko sa kanya, hindi. Tapos, pinapatanong ko din siya kung dito sa amin, umulan din. Sabi daw niya, wala daw ulan. Kaya mabuti na lang hindi pumulan yung biyahe namin kahapon. Pero kagabi daw, sabi ni asawa ni Pix, malakas daw yung ulan sa Tacloban. Tinanong niya po ako kaninang umaga kung umulan dito. Sabi ko sa kanya, wala naman. Sa kagabi ko no, malakas ang ulan doon sa Tacloban. So ngayon naman, dito yung umuulan. Parang nagpapalit-palitan lang yung ulan po sa mga iba-ibang lugar. Minsan dito walang ulan, doon sa iba meron. Kahapon sa yung sabi ni Jane, yung umulan kahapon, yung banda sa Carmen, mayroong lugar na lumubog sa baha. Dito, sabi nila Papa Beats, nung ipangalawang magulan, tas bumaha, malapit na daw umano yung tubig dyan. Aabutin na daw yung extension. Yung dito sa extension. Tapos, maraming nasasabi na yun lang po daw nangyari na magbaha na medyo tumaas yung dito, yung tubig. Medyo tumubo pa. Yun lang daw po yung pangyayari. Iwan ko kung ang ibig sabihin nun. Tingnan nyo yung magkapatid, tingnan nyo. Yung maglalaro nila doon sa labas. Agoy-agoy. Sana naman, hindi naman po yung magkatotoo kung ano po yung mga pinalalabas na yun ng mga balita na yung The Big One, tapos yung ng NRRDMC na guguho, babaha, ng dahilan sa pag-ulan. Sana hindi po matuloy. Lalo na sa Leyte. Dahil yung mga yung malapit sa dagat, binigyan ng babala dahil magkakaroon daw ng tsunami na malaki at parang malalim mga basta magkakaroon ng tsunami po. Binabalaan po, binibigyan ng babala yung mga nasa mga tabing dagat. Kahit hindi naman po nandyan sa malapit sa tabing dagat, lahat po, mag-ingat po tayo. At sumunod sa mga binibigay na mga kumbaga mga sabi nila na kung ano po yung hahandain kung halimbawa dumating na yung mga sinasabing kalamidad. Ayan, kumukulog at kumikiblat. Hanggang dito na lang po guys yung videos ko. Magpapahinga muna ako para ano pa yung yung katawan ko mabigat. So abangan nyo na lang po guys ang susunod na video ko at salamat sa panonood. Shout out pala dyan kay parang nagtatampo na si ako si Marites. Shout out sa iyo. Sorry kasi hindi ko na yung pangalan mo. Bakit naman ako si Marites yung pangalan mo? Pero shout out sa iyo. Salamat sa panonood mo palagi sa vlog ko. Malaking bagay na po 'yan. Shout out ako si Marites. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. Ako si Marites. Bye-bye. Sabi mo. Si Ate Marites. Ate Marites.
Ako si Ate Marites. Bye-bye! Hindi na ano. Kaya yan. Bye-bye muna ba, guys? Thank you for watching.